Hi everyone, ito po ang inyong kabale na si Lolo Ron na mag-share naman sa inyo ngayon kung paano mapasarap ang sinampalukang manok. So, mapasarap at saka simpleng pagluluto, hindi na yung magsisigang ka pa ng marami o magigisa ka pa ng marami. So, I'll share to you lahat ng mga ingredients na pwede natin gamitin. At pwede din naman kayo magbawas. So, alam ko maraming recipe ng sinampalukang manok na meron dyan. But what I would share to you is yung recipe ko na paano mapasarap ang sinampalukang manok. Okay! Now, ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Of course, yung manok, tapos sibuyas, tapos yung okra, at pagkatapos yung sili, okay, luya, patis, gusto kong lagyan ng puso ng saging, galing to sa backyard namin, talong, tapos labanos, ito yung bawang, at saka ito yung pinaka-importante, yung lemongrass. Ito yung magpapaiba ng lasa ng sinampalukan. Okay? And of course, gagamitan natin ng sinigang mix with gabi. Yan. Ngayon, nagtataka kayo kung bakit wala man lang dahon. So, pwede kayo maglagay ng kangkong o kaya ng talbos ng kamote sa inyong sinigang. So, yan ang huli kong ilalagay sa topping. Yung talbos ng kamote ang gagamitin ko. So, kukuha pa ako sa likod bahay namin. Mananalbos pa ako mamaya. Okay. So, let's start. Ito. At aking binabalatan ang labanos. Maganda ang paghiwa, ganyan. Okay. Medyo pa-slant. Sa puso ng saging, alisin natin itong nasa taas. Okay. At medyo matigas-tigas yan. So, titira lang natin yung gitna. Okay. Nakalimutan kong buksan yung ilaw. Ngayon, ito na ngayon yung gitna ng puso ng saging. So, hiwain lang natin ng paganito. Okay. Okay. Tsaka pa ganyan. So, ayan ang hiwa. Ganito. Okay. Ngayon naman ang sibuyas. Ito ay lutong bahay, hindi lutong restaurant ang ginagawa ko. So, just wanna make it sure na may share ko sa inyo kung paano yung paraan ng pagluluto ng sinampalukang manok na masarap na lutong bahay. Ngayon naman ang luya. So, kailangan natin ng luya. So, alisin natin yung medyo sira. Okay. So, iwain lang natin ang luya. Mas maganda kung maliliit. Ang sibuyas, okay lang na malalaki yan. Ang hiwa. Pero nasa sa inyo kung anong gusto yung hiwa. Okay. So, sa luya, dapat ganyan. Ang luwa.
buntis, maliliit. Ay, tumalsik. Okay. Yung iba ang ginagawa sa luya buo, o pinipit-pit lang nila para pampalasa. Ako kasi ginagawa ko, hinihiwa ko na maliliit para sa ganun, makain din tong luya. Kasi masustansya to eh, nandito ang sustansya din at maraming gamot na ibibigay. Yung siling ginagamit ko galing din to sa likod bahay ko. Okay? Tapos ngayon, eto naman yung lemongrass. Kagamitin natin yan mamaya. Eto magpapalasa. At syempre, ang sinigang broth with gabi. Syempre, huwag natin kalilimutan magpit-pit ng bawang. Isa ito sa pinaka-importanting ingredients ng karamihan ng niluluto. Bawang. Okay? Kung gusto niyo din maglagay ng tomato, pwede rin. Pero dahil nga hindi naman natin igigisa ito, ang bawang, sibuyas, kamatis, eh hindi na natin kailangan maglagay ng tomato. Kasi doon sa ating sinigang mix with gabi, nandun na yung sinampalukaan o yung sampalok, yung gabi at saka yung tomato. Kaya it's not necessary na. Okay? At like what I said, itong pagluluto natin to, hindi ito yung igigisa mo pa yung mga ibang ingredients. Kasi pareho rin naman ang kalalabasan. Ang importante, yung sarap. Okay? So, kaya sinishare ko sa inyo to kasi nga, may bila sa atin, mahalang kuryente, no? Magastos din. So, tinuturo ko na sa inyo kung paano yung pinakasimpleng pamamaraan ng pagluluto ng sinampalukang manok na masarap. Ngayon, nakompleto na natin lahat ng ingredients. Nandito na siya. So, sisimulan na natin ang pagluluto. Share ko na po sa inyo. Simulan na natin ang pagluluto. Okay? So, like what I said, ito ang simpleng pamamaraan po, hindi na yung kagaya sa restaurant. Okay? Ngayon po ay sasama na natin ang manok dito sa tubig, kaldero. Pero hindi muna natin sisindihan ang kawali o ang stove. Okay? So, ayan. Tapos ay ihalo lang natin ang bawang, okay, luya, at sibuyas. Ayan po. Okay. Ganyan lang. Ngayon, buksan na natin ang stove, lagyan natin sa high, at top pan. At hayaan siyang kumulo. Sa process din po ng pagpapakulo, sinasama ko na din yung sinigang mixed with gabi. Para sa ganon, habang kumukulo siya, ay na-absorb yung sinigang mix mismo dun sa manok. So, yun yung first packet na ilalagay ko. So, sama na natin. So itong pandemic na to, habang walang trabaho ay marami kaming nagagawa. Kagaya nga ng pag-discover ng mga iba't ibang lutuin aside sa journey ng pamamasyal. Ganyan ang ginagawa ko. So sana lagi niyo akong sasamahan. Marami pa rin ako mga lugar na gustong puntahan dito sa Maui. At ma-share ko din sa inyo yung mga ibang lugar na napuntahan ko aside dito. At syempre, ang mga simpleng paglulutong bahay na pwede ko sa inyong ibahagi na mura na, matipid pa ng pagluluto at kayang-kaya ng lahat. Okay. At syempre, para sa marapang pagluluto,
dapat minsan sinasabayan natin ang sayaw. Ngayon naman, check upin natin kung medyo naluto na yung manok. Okay. Medyo tamang-tama lang na ihalo na yung mga ibang gulay para maluto na. So, yan ang gagawin natin. So, ngayon ito ang dapat natin ilagay. Ito. At dahil matagal lumambot ito, puso ng saging, ihalo na rin natin. Okay. Yan. Ngayon naman, hinalo ko na yung sili. At isusunod ko naman tong okra. Okay. Yan. At itong labanos. At itong talong. Hayaan natin siyang kumulo hanggang sa lumambot lahat ng sahog na gulay. Diba, sabi ko din sa inyo, mananalbos ako ng talbos ang kamote para isahog dito. So, ito yung nakuha ko sa likod bahay. So, yan ang ilalagay ko later on para meron tayong green stuffing sa ating sinampalukang manok. So, ito at pinapalambot na lang natin ng mga ibang gulay. Kailangan medyo low fire to, hindi dapat high ang apoy. Okay? Ayan po mga kabalin, at nakikita na natin na luto na mga gulay. So, susunod natin gagawin, titimplahan natin kung tama ang alat o kung tama din yung sinampalukan mix na ginamit natin. Tama lang. Ngayon, nasa sa inyo na rin kung gusto nyo dagdagan ng konting patis. Ako dagdagan kong konti lang. Okay, so yan. Kasi ako pag kumakain na ako ng ganito, sinasaw-saw ko ulit yung chicken sa patis on the side. Okay. Next thing na gagawin natin is tanggalin na ang lemongrass. So, ayan. Tinanggal na natin. Hindi na natin kailangan yan dahil nakuha na niya lahat ng lasa at nutrients. So, tinanggal natin kung meron pa. Okay. So, wala na. Wala na siya. Okay. Ito kabayan, luto na ang ating sinampalukang manok. So, ang last na ilalagay natin ay yung talbos ng kamote. Ngayon ay itatapping na natin itong talbos ng kamote. Ayan siya. Okay. Pwede tayong magtira ng konti kung gusto nyong maya-maya o meron kayo matitira para ma-leftover nyo. Pwede nyong gamitin para ipang-topping ulit. Dahil meron naman kaming talbos ng kamote sa likod at nakaka-harvest kami, kaya kukuha na lang ako doon. Okay? Gusto ko rin yung i-share sa inyo na yung mga pinagtalbusan nyo gaya nito, huwag nyo yung itatapon, ibabad nyo sa tubig at mag-uugat ito at pwede nyong itanim. Ganyan lang ang ginagawa namin. So ito, bababad ko ngayon ito sa tubig, tapos pagka nagkaugat, itatanim namin ulit. So para mas marami kaming talbos ng kamote. At ito po, natapos na din ang ating pagluluto, ang ating journey sa pagluluto ng sinampalukang manok. Okay, with lemongrass. So ito po siya. Okay, yan po. So pakita ko na lang po sa inyo mamaya. Kahit maraming salamat po sa pagsama sa aking cooking journey. At sana samahan niyo pa po ako sa aking mga ibang journey kagaya ng pag-walking ko
sa iba't ibang area dito. Maraming salamat po mga kabalin, and ito po si Lolo Ronyo, and hope to see you again dito sa aking vlog. Okay? Salamat po.